Okay, welcome to my welcome again to my YouTube channel City 150 Boxer. Okay, ito po yung kanyang engine. So, ito po para makita natin para doon po sa ating mga YouTube friends, sa ating mga, sabi nga nila, newbie. Siyempre, mga unang baklas natin, unang bumaklas ng City 150 or Boxer, malalaman natin. So, ito po yung left side ng crankshaft niya, ng crankcase, crankcase. So, yan po, naka-stick bearing siya, diba? Kagaya rin ng City 125. Pero yung kanyang right crankcase, sa right po naman niya is naka needle bearing na naman po. Ayan po. So ayan po yung number niya, HK1212, depende lang sa diameter. So ayan po ah. So ito po ang kanyang shift drum. So ito naman yung kanyang crankshaft. Yung sa tayo po naman ng cam spam sprocket ng timing gear sprocket, gitna lang yan, tatapat po sa ano yan, sa ngipin pag naka TDC. So pansinin nyo ang spring nito ay nasa loob, hindi kagaya yung nasa labas na CT125. Insert lang po siya doon sa dulo. So ito itatama mo po ito sa kickshaft. Yeah. Yeah, para bumalik po siya. So yan po. So ang bearing po ng bearing nito di kabila is 6322. Tama ba? Yan po, 6322. So ito tayo sa transmission, kasi maraming hahanapin mo kasi yung dito muna tayo sa kickshaft, baka magkamali kayo sa kickshaft. So yung kickshaft natin is yung that washer na manipis, circlip. Yung gear nya is 21 teeth. Okay, ito yung kanya spindle, spring, circlip, and then yung lat washer, medyo makapal. Okay. Tapos, okay. So again, ito na po yung sa transmission. So dito muna tayo sa counter shop. Okay? Para hindi kayo malito sa ating mga newbie sa unang bukas pa lang ng City 150 or kahit nabuksan nyo na yan, minsan nalilito pa rin tayo, kahit ako. So disclaimer ulit tayo, hindi natin pinagagaya, ibig sabihin, gayahin nyo. Pero ito po, okay po ito kung mamarapatin yung gayahin. Okay? Ito yung counter shop. Ito yung o-ring nya, tapos may circlip yan dyan, tapos ito ay second gear. Pagkatapos po ng second gear, ilan pong ngipin to? 26 feet. Kasunod po nyan is ano ba yan? Third gear. So third gear, sa pagkasaila sa tigkabila nyan, meron nyang circlip muna, spline washer, gear na third gear, 27 feet. Tapos sa loob, yun o, spline washer and then circlip. Tapos ito naman yung fourth gear. Yung fourth gear, baka kasi ito nagkakabaliktad, pwede mo ipasok yan dun eh. So yung mas mauuna yung daan ng shipboard. Okay, ito yung path ng shipboard.
and then yung gear. Para hindi, para maintindihan nyo, okay? Para hindi kayo malito. Itong fourth gear ay meron 23 teeth. The next is, last is Primera, okay? First gear, meron niyang special bushing type, pero may nakadikit yung washer. Ngayon natanggal na lang yan. Nalaglag. Special bushing kasi nakakala mo eh, may kasama siyang washer doon sa dulo. So, ilang ngipin yan? 34 teeth. Kung hindi tayo nagkakamali. Tapos, yung ano, special washer. Itong special washer na ito, dalawa yan, tig-isa yan. Yung mas makapal, dito. Dito yan yung mas makapal. Kasi may kagaya nito, mas manipis, dun yun sa main shaft. Okay? So, yan po ang ating counter shaft ng CT150. Para hindi kayo malito. Okay? Yan ang tamang kabit niya. So, ito naman yung ating main shaft. So, ito yung ating main shaft. Busy pa po. Overhauling. Napapalaban pa. Napapalaban, Sir Barungaw. So, okay. So, ito yung ating main shaft. Ito yung special washer na kagaya nung kanina. Ito po ay manipis. Dito po siya nakalagay sa manipis. Okay? Ito yung manipis. So, ito yung second gear. Second gear ay 15 teeth. Busy pa po. Babakakin ko pa yun. Kapalitinit lang eh. Langis lang? Ay, yeah, patagilid. Kapala natin. Hindi parado ako rito. O, patagilid po. Dito po yung sa may... Ito po, second gear, 15 teeth. Kasunod po niyan is third gear. Itong third gear, tatandaan nyo, yung mismong pathway ng shipboard, dito yan nakalagay dito. Okay? Hindi yan pwede dito, kasi magugulo yan. Okay? So, dito may lalagay yung pathway ng shipboard. Shipboard, na pinaka shipboard nito is small. Yeah. Kasi dalawa yung shipwork eh. Isang medyo malaki ang pagkakaway. Ito na yung maliit ang pagkakaway. Session na po ko sa katawagan ko. Yun, doon ko siya naunawaan. Kaya yun ang binabahagi ko sa inyo. Okay? So ilang ngipin ba itong itong third gear? Itong third gear ay merong 22 teeth. Okay. So ang kasunod po niyan ay itong fourth gear. Pero bago mag fourth gear, may circlip yan. And then spline wash, spline washer, and then fourth gear, 24 teeth. Ano gawin mo lang is? Ang kasunod po niyan ay first gear. Ang first gear po niyan is, hindi ako nagkakamali, ay 12 teeth. Okay po, 12 teeth. Ayan, 12 teeth. Gear na yan, naka-attach po yan sa mismong main shaft. So yung dulo nito, needle bearing, dito, 6-3. Okay po. So yan, para naunawaan nyo. Para mas madali natin maunawaan. Okay? So para po doon sa unang nag-gawa ng CT150, para hindi po tayo mamroblema. Kasi pag nagulo yan, ang ginawa ng ito, dito tayo minsan. Dito tayo minsan, dito nakakalito eh. Yan. Minsan dito nakakalito kung hindi kayo matinandain. Yan, ito mo mas maliit. Yung maliit yung pagkakaway niya. Yung fork, kaya nga tinawag tong fork, tinidor. Itong maliit, ito po ay sa main shaft, nakatayo. Pero itong medyo malaki, dito sa counter shaft, sa kabitan ng engine sprocket side. So ngayon, ang pagkakabit nito, kasi dalawa ang ito, itong tinatawag na, itong ano, tawag ba dito? Itong pin na tumatama sa ship drum, minsan nagkakamali tayo ng kabit. Yun ang nakakabit natin. So ganito yan, para madali nyo maunawaan. Dito kayo magkakabit sa, halimbawa, dito kayo nagkabit. Pwede kayo magkabit sa kabila, sa left crankshell. Pag dito kayo nakakabit sa right crankshell, yung malaking shipport, pag ganito, yung medyo may pahaba, yun po ang nasa ibabaw. Napaganyan po yan. Okay?
Okay. Ganyan po yan. Okay. Tapos itong sa counter siya, sa main shop, kung alin po rin yung mas mahaba, yun din po ang ibabaw. Pag po nakakabit kayo sa dito po sa right crankshell. Okay? So yan. Kasi minsan baka malito kayo eh. Hinanap-hanap ko rin eh. Kasi dumating to, nakasako na eh. Nakasako. Binakto nung mekaniko na ang iba eh. Dumating dito, nakasako. So pinabuo sa atin, hinanap-hanap natin. Kasi para makita natin. Okay? Yun the best. Ika nga. Okay? Tandaan nyo po ha. Maliit. Main shop. Malaki. Counter shop. Pero yung tayo, ganyan. Kung alin yung mas mahaba, yung ibabaw, yung po nasa ibabaw. Yung medyo pahaba dun, papalayo sa mismong pin, yun po ang ibabaw. Paganyan po. Yan. Tapos ito ay paganyan. So yan, para detalyadong detalyado, kasi minsan nahirapan kayo, para hindi na kayo masyadong mahirapan. Yan po, panoorin yung video natin. Sana maging YouTube friends ko rin po kayo. Thank you rin po sa pagiging YouTube friends ninyo sa akin. At ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng aking mga kaibigan sa YouTube. Hindi ko masabi silang subscriber. Parang hindi masarap pakinggan. Mas mabunamuti po natin na tawagin silang ating mga kaibigan. Diba? Sila po yung ating patuloy na tumatangkilik para hindi po mawala ang ating channel. Opo, lubos po ako nagpapasalamat sapagkat nandyan po kayo lagi na. Okay? So yung sa dito rin po sa ito yung castle nut. Ito po yung nasa main shop. Ang paluwag po nito is right turn, clockwise. Yun po ang paluwag, ha. Yun naman po sa pinion gear, ang paluwag po is counterclockwise. Sa magneto, counterclockwise din po yun. Okay? Para okay siya sa all right. So, yun lang. Ano pa bang may share natin dyan? Ano yung kanyang clutch basket? Common to, alam ko kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan. Yung clutch lining nito, Pantemex. Pantemex lang, kagaya na yan. So, yun lang. At wala nang iba. Okay po. Ah, yung head. Ah, ito pala ang head. So, yan. Okay. Yung kanyang rocker. Eh, so ito naman. Tinapasin ninyo mga paps. Yan po. Yan po yung sa timing niyan. Naka letter T. At TDC. Thumb sprocket. Okay. Nasa gitnang-gitnang itaas. So, balanse yung ano. Yung pinakang ano po doon. Okay? So, yan. At thank you. Shout out po sa inyo. Thank you.